rito. Kami po ay nakikinig at nanonood, Panginoong Diyos, dahil lamang po sa iyo. Para lamang po sa iyo, Panginoong Diyos. At umaasam, Ama, na sa aming pakikinig, panunood, sa aming pong pagdalo ngayon, hindi niyo po kami binibigo at bibiguin, Panginoong Diyos. Sapagkat tunay nga po, Ama, ang aming pagdulog sa iyo ay punong-puno pa ng pananampalataya. Kaya naman po, Ama, pagkatapos namin makinig ang manood at pagkatapos po ng gawain ito, alam po namin, Ama, na dakilang bagay ang inyo pong gagawin. Hindi lamang po sa amin, pati sa aming mga mahal sa buhay, maging sa mga taong nasa puso namin at panalangin. At tunay nga po, Ama, nasabay pa po ng mga pagtugon niyo po sa aming mga panalangin. Alam po namin, Ama, na may mga sorpresa ka pa po, Panginoon, na nakalaan po para sa amin. Kaya po, Ama, maraming marami pong salamat. At sa oras pong ito, linisin niyo po ang aming mga puso. Linisin niyo ng patuloy ang lugar na ito ng inyong makapangyarihang dugo. At dalangin po namin, Ama, na bawat salitang aming mapapakinggan, maunawaan po namin ang lubos. May isa ka buhay po namin, Ama, upang sa ganoon ang lahat ng aming matututunan ay amin din namang maibahagi sa lahat ng tao sa mundong ibabo na ito na nangangailangan din ng iyong kaligtasan at ng iyong pag-ibig. Natigil sa lahat, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawal sa'yo magsabi ng Amen. Amen. Isang malakas po na palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Ang lahat ay makakaupo sa banal na presensya ng ating Diyos. Glory to God. Napapadala siyang punta ko rito, no? Halos linggo-linggo na taga dito na yata ako. Gusto ko lang tumira rito eh. Kung binata lang ako, dito na ako titira. Kaya yung mga binata dyan, huwag muna kayong mag-asawa. Masarap. Yung mga dalaga dyan, huwag din muna kayong mag-asawa. Masarap ang maglingkod sa Diyos. Hindi ko naman sinasabing ang may asawa at may anak at may apo ay hadlang yun. Pero wag ka minsan talaga aminin natin, nagiginig pa ho ba tayo? Aminin talaga natin na kung wag ka minsan ay nahahati tayo dahil sa ating asawa, anak at mga magulang, mga kapatid. Ay, amen sa mga asawa, anak, kasintahan at apo, nagiginig pa ho ba tayo? Glory to God. Ako po'y aaminin ko ho sa inyo talaga. Kung mamarapatin lang ng Diyos, gusto kong mag-stay ng malalim sa presensya ng Diyos kasi napakasarap eh. Amin po ba? Yan. Buksan natin sa ikalawang kronika, 20. Ikalawang kronika, nasa lumang tipan po ito. Lumang tipan, ikalawang kronika, 20, versikulo 20. Ikalawang kronika, 20. Second Chronicles chapter 20, verse 20. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyo, si Yahweh. Si Yahweh, si Jehovah, si El Shaddai, si El Shalom, si Jesus. Pare-parehas po yan. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Amin po ba? Ulitin natin ha, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos. Yan, sino ba yung Diyos? Si Jehovah, si Yahweh, si El Shaddai, si El Shalom, si Kristo, si Jesus. Iisa lang namang Diyos yan eh, na napakaraming pangalan o napakaraming title niya. Amin po ba? Yan, nakikinig po ba tayo? Ang Diyos po ay isang Diyos na napakaraming pangalan o marami siyang title na ginamit. Amin po ba? Pero ano ba ang tunay na pangalan ng Diyos? Hindi natin alam pagdating na lang ng langit. Amin. Sino po yung pupunta ng langit? Ako, konti lang. Sino yung gusto na pumunta ng langit? Ako muna. Huwag muna. So, glory to God sa mga minamahal. Ang sabi po rito ganoon ni Haring Jehoshaphat sa kanyang nasasakupang Juda at Jerusalem,
No, magtiwala kayo sa 2 Chronicles 20:20. Nakikinig pa ho ba tayo? No? Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging magtatag kayo. Maniwala sa kayo sa kanyang mga propeta at magtataguktay kayo. Dalawang bagay po ang sinabi niya. Number one, yung pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? And number two, yung pagtitiwala sa mga totoong lingkod ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos po ay merong mga totoong isinugo. Ang totoong Diyos po ay totoong may mga lingkod niya na itinatayo simula pa ng unang panahon hanggang sa panahon natin ngayon. Amen. Nakita natin si Abraham ay tinayo ng Diyos para bumuo ng isang bansang Israel. Nakita natin si Noah para itayo ang arko. Nakita natin si Solomon para itayo ang templo. Hanggang sa mga lumang tipan ay nakita natin sila Pablo, sila Jose, at napakarami pang lingkod ng Diyos na itinayo niya upang sa ganoon ay magtagumpay tayo. Pakisabi, magtagumpay. Ang layunin ng ating pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga totoong lingkod, pakisabi totoong lingkod, ay upang sa ganoon ay magtagumpay tayo. Nais ng Diyos na tayo po ay magtagumpay. Amin po ba? Kaya kinakailangan ng ating pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga totoong lingkod. Totoo po na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng mga maling lingkod. Makikita natin yan sa aklat ng Pahayag 2:3. Revelation 2:3, Pahayag 2:3. Ang sabing ganoon, merong mga false apostles. Revelation chapter 2, verse 3, false apostles. Ganun din ang sinasabi sa 2 Corinthians, na po. 2 Corinthians chapter 11, verse 13 hanggang 15. Ikalawang Korinto, kapitulo 11, versikulo 13 hanggang 15. Sinasabi rin ikalawang Korinto 11, 13 hanggang 15, sinasabi pinapahayag doon na meron talagang mga maling apostoles o mga maling naglilingkod kay Kristo. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? At maging ng mga lumang tipan, kung titingnan natin mula lumang tipan hanggang bagong tipan, laging merong mga counterfeit. Amin po ba? Di ba merong totoong pera tayo? Pero meron din namang mga maling pera, di ba? At sa ngayon, di ba, merong totoong news, di ba? Pero ngayon, merong tinatawag na fake news, tama? So sa madaling salita, totoo na merong mga hindi totoong lingkod ng Diyos, pero merong mga totoong lingkod ng Diyos na dapat nating pakinggan at pagtiwalaan upang sa ganoon tayo ay magtagumpay. Palakpakan natin ang Diyos. Dumating ang panahon sa verse 1. 2 Chronicles 20, beginning verse 1. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Meunita, si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ang hari ng Juda at Jerusalem. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Amat na tinatawag ding Engedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila lahat sa iba't ibang lungsod. Ito po ang napakaganda na kapag ang pinuno ng tahanan, kapag ang pinuno ng bansa, kapag ang pinuno ng kampanya o anumang organisasyon ay maka-Diyos. Na ang kanilang gagawin kapag nangangailangan sila, tatakbo sa Diyos. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Kaya ipanalangin natin na ang bansang Pilipinas, ang manguna ay ang Diyos. Ipanalangin natin na ang bansang Pilipinas ay ilagyan ng Diyos na mga pinuno ang ating bansa ng mga maka-Diyos. Amin po ba? At sa darating na May 14, mag-ahalal tayo ng mga leader ng ating barangay. Tama po ba? Ipanalangin natin na ang mga umupo
ng mga leader ng mga barangay SK and barangay officials na po, SK officials and barangay officials, ang mga umupo ay mga maka-Diyos. Amin po ba? Upang sa ganoon, sila ay umasa at magtiwala hindi sa lakas ng China. Amin po ba? Hindi sa lakas ng Amerika, ng Russia, ng Korea, o hindi sa lakas ng kanilang mga sarili. Amin po ba? Kundi higit sa lahat ay magtiwala sa lakas ng Diyos. Talakpakan natin ng Panginoon. Alam ninyo ang sabi sa Jeremiah 9:23 at mga sumusunod na mga talata. Mula sa Jeremiah 9:23 at mga sumusunod na mga talata ay masasabi natin na hindi daw tayo dapat nagtitiwala sa ating mga kalakasan. Hindi tayo nagtitiwala sa ating mga kayamanan. At hindi tayo nagtitiwala sa ating mga karunungan. Amin po ba? Dapat ay nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakaganda na ang bansang Israel, ang nangunguna rito, mga minamahal, ay ang Jehoshaphat na marunong tumawag sa ating Panginoon. At ng oras na iyon, ano ang kanyang ginawa? Nakikinig pa ba tayo? Isipin mo ang dami niyang kalaban, ha? Edomites, the Meunites, the Moabites, and the Ammonites. Isipin mo, ang dami niyang kalaban. Paano niya ito ihaharapin? Amin po ba? Di ba dumarating din sa punto ng buhay natin ang dami nating kalaban? Kalaban natin yung naniningil ng tubig, naniningil ng ilaw, kung sino-sinong naniningil. Ang dami-dami nating bayarin. Ang dami-dami nating problema, ang dami-dami nating pagsubok, ang dami-dami nating laban ng buhay. Amin po ba? Pero purihin ang pangalan ng Panginoon, isang tawag lang sa Diyos yan, tutugon lahat ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord ng malakas. At huwag mo nang isipin pa kung paanong makakatutugon ng Diyos. Ang isipin mo ay ginampanan mo ang tungkulin mo sa Panginoon. Bahala naman si Lord na gumanap ng tungkulin niya sa atin. Amin po ba? Ang masasabi natin, nag-decision na po ako, Panginoon. Todo na itong... Alam ba ninyo kung kailan ka nag-decision? Doon maraming problema pag subok laban ng buhay. Hindi niya napapansin? Opo. Totoo yun. Lahat tayo, ako mismo nararanasan ko yan eh. Kung kailan buhos na buhos ang kapangyarihan ng Diyos, grabe. Kung kailan ako planadong-planado sa maraming magagandang bagay, you know, the attack of the enemy comes. Grabe, darating yung mga atake ng kaaway na hindi mo maintindihan. At kung magkabinsan, yung iniisip mong kakampi mo, aatake pa. Opo. Dapat nga kakampi kita eh. Dapat nga sa mga oras na ganito na dumadaan ako ng pagsubok ng buhay, dapat nga kakampi kita eh. Pero kinakailangan pong patawarin, hindi nila sinasadya na nasabi, nagawa nila yung mga bagay-bagay na hindi nila sinasadya. Maari sila rin ay under attack ng kaaway. Amin po ba? And this is very, very true. Lahat po tayo ay nakakarami. Kung kailan ka nagdidesisyong todo na para sa Panginoon, napakarami mong mga magagandang pangarap. Ibibigay mo ang ganito para sa Panginoon, magpapatotoo ka sa kadarating ng mga atake ng kaaway. Pero natutunan natin last Sunday, pag dumating yan, ang sasabihin natin ay, nag-decision na po ako, Panginoon. Todo na ito. Amen. So ano pong ginawa ni Haring Jehoshaphat? Tinipon niya ang lahat ng nasa ilalim niya. Mag-ayuno tayo. Ibig sabihin ng mag-ayuno, magbigay tayo ng oras para sa Diyos. At kung kinakailangang wala mo ng cellphone, iwas, tanggalin natin yan. Kung kinakailangang wala mo ng pagkain, tanggalin natin yan. Ang ibig sabihin ng fasting, i-deny mo ang anumang sagabal at ang anumang hadlang. Isasacrifice mo ang anumang sagabal at anumang hadlang. Mag-i-spend ka ng precious moment with the Lord. Magbibigay ka ng oras para sa Diyos. Wala mo nang magtitismis sa akin, layo kayo in Jesus' name.
Huwag niyo muna akong istorbohin. Wala muna magte-text, wala muna magkatawag, wala muna mag-message. Kung maaari, iwas muna sa pagkain. Kung magagawa, amin po ba? At yung iba, pati tubig, iniiwasan na. Absolute fasting, supernatural fasting. Ibig sabihin, absolute. Wala nang pagkain, wala pang tubig, and that is absolute. Kaya natin gawin yan 7 days. 7 days na wala kang tubig, wala kang pagkain, mabubuhay ka. 40 araw, wala kang pagkain, tubig lang, mabubuhay ka. Nakikinig pa ho ba tayo? 7 days nga ba? Oh, I believe, or 3 days siguro. Of 7 days? Magtanong tayo sa mga galing mag-ayuno. Pero, yung mawalan ka na ng pag-asa, patay ka na. Nawalan ka na ng pag-asa eh. Di ho ba? Yung mga nawawala ng pag-asa, nagpapakamatay na yun eh. May tao pa ho ba rito? So, mga minamahal sila po ay nagtipon-tipon. Nanalangin, nag-ayuno sila. At sila po ay nanalangin sa Diyos. At sa kanila pong pagdulog sa Diyos, makikita po natin sa verse 14. 2 Chronicles chapter 20 verse 14. Makikita po natin. Yan. Ikalawang Kronika 20 verse 14 para sa sumusubaybaya at sumusunod. Ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Hazael na anak ni Zacarias. Apo siya ni Bernafas na anak ni Jiel na apo naman ni Matanyas, isa sa mga libitang anak ni Asaf. Noong unang panahon, ang banal na espiritu, lumulukob lang yan eh. Nasaan nakatira ang banal na espiritu noon? Nasa templo. Pero ngayon, nasaan ang banal na espiritu? Nasa ating puso. Iba na panahon ngayon. Noong unang panahon, ang banal na espiritu ay nasa templo at lumulukob sa kanila ang banal na espiritu pagkailangan nila. Sa panahon natin ngayon, ang banal na espiritu ay nasa ating puso. Kaya kung magpapasa kayo ng Biblia, pag nananalangin ng mga Israelita, ang kamay nila nakaturo sa templo. Basahin po ninyo ang Bible. Pag sila ay nagpipray, nakaturo ang kamay nila sa templo. Kunwari sila Daniel, nasa Persia sila that time, na ngayon na Iran, haharap sila sa Israel. At doon, yung kamay nila, ituturo nila sa templo. Kasi noong unang panahon, ang banal na espiritu ay nasa templo. Pero ngayon, ang banal na espiritu ay nasa ating puso. Sa kahit saan, pwede kang manalangin. Kahit sa CR, pwede kang manalangin. Habang naglalaban, nagluluto ka, pwede kang manalangin. At habang nag-e-exam ka, pwede kang manalangin. Huwag ka lang titingin sa test paper ng katabi mo. Hindi na pananalangin yung pangungodigo na yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam nyo, sa main church, ang daming mga patotoo ng mga nag-move up, mga graduates, mga na-recognize yung mga efforts nila for the school year 2017-2018. Dami nilang patotoo at panoorin po ninyo sa Kingdom of Jesus Fellowship fan page natin. Amin po ba? Panoorin nyo isa-isa. I-like at i-share din ninyo. Yan, glory to God. At mismo yung mga anak ko rin, no? Eh, lalo na yung pangalawa kong anak na sobrang pressure. Dahil graduating nga siya, nakikinig pa ho pa tayo. Yung panganay ko ay na-late ng konti, pero masyado rin na-pressure kasi engineering yung course niya. Nakikinig pa ho pa tayo. Isa naman, eh, graduating na, thesis na. Pero salamat sa Panginoon, sa kabila ng maraming pressure ng buhay, ang lahat na ito ay napagtagumpayan. Ang lahat ay napagtagumpayan dahil sa tulong ng Poong May Kapal. Hallelujah! Kalakpakan natin ang Panginoon. At habang sila ay nananalangin, lumukob ang banal na espiritu kay, ang hirap kasi ng mga pangalan nila, no? Kay Jezael. Yan. Yan. At anong sabi niya? Makinig kayo, Haring Jehoshaphat. At kanyang, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh.
Huwag kayong matakot at masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang ganda, oh. Huwag kayong matakot. Huwag kayong masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Marami bang problema, maraming pagsubok, maraming laban ng buhay, maraming bayarin, maraming atake ng kaaway? Ano ang mensahe niya? Huwag kayong matakot. Huwag kayong masiraan ng loob. Amin po ba? Ano ibig sabihin ng natatakot na? Yung bang nag-iisip na ng negatibo? Ano ibig sabihin na sisiraan na ng loob? Yung hindi na mapakalit. Di ba? Nakakita na kayo ng asong hindi malaman kung saan pupunta, ikot lang ng ikot. Isang ganyan din tayo eh. Hindi mo malaman ang gagawin mo. Nag-aalala ka, may tao pa ho ba rito? At yung iba hindi na nakakatulog. Hindi na nakakakain. Yung iba nagkakatagyawat na. Nangangayayat na. Nakikinig pa ho ba tayo? Kung ano-ano ng karamdaman ang dumarating. Amin po ba? Pero anong sabi niya? Huwag kayong matakot. Huwag kayong masiraan ng loob. Amin po ba? Nakisabi nga po, huwag matakot. Lakasan po ninyo, huwag matakot. Huwag masiraan ng loob. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Ang galing, oh. May tao pa ba rito? Ibig sabihin, lahat ng problema, pagsubok, laban ng buhay mo, ang Diyos ang lalaban dyan. Amen! Amen! Palakpakan natin. Thank you. Hindi ko na ho mababasa ng Lubos, ikalawang kronika, 20, ha? Sa oras na libre kayo, pakibasa mo po ang ikalawang kronika, 20. The whole chapter. Kasahin mo. Isipin ninyo, anong sabing ganoon? Wala kayong gagawin. Lahat ng problema, pagsubok, laban ng buhay, harapin lang ninyo. Huwag niyong taas, huwag niyong talikuran, huwag niyong magpapakapatay, huwag niyong atas, huwag niyong susuko, huwag niyong mababakslide. Huwag kayong mag-iisip ng negative, harapin lang. At bibigyan kayo ng Diyos ng katagumpayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Alam mo, ang sarap talagang maging Kristiyano. Ano ang kaibahan natin sa hindi totoong Kristiyano? Ang kaibahan natin, meron tayong Diyos na tumutulong sa atin. Yun ang malaking kaibahan. At binibigyan tayo ng katagumpayan. Marami kasi, ang akala kasi ng marami, pag Kristiyano ka na, naglilingkod ka na sa Diyos, wala ka ng problema, wala ka ng pagsubok, wala ka ng laban ng buhay. Hindi totoo yun. Kasi nasa mundong ibabaw pa rin tayo. Eh. Buhay pa rin naman si Satan eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Andito pa rin siya. Mentors nga Kristiyano ka na, naglilingkod ka, tumutodo ka na kay Lord, umaatake siya. Pero hindi sinabi ng Panginoon na umatras ka. Ang sabi nga ng Panginoon, magdesisyon ka ng malalim. At sabihin mo, toto na ito. Anong versikulo yun? 1 Corinto 15:58. Toto na. Ang sabi ng Panginoon, ituto ninyo. Hindi sinabi ng Panginoon atong amatang sumuko, bumigay kayo. Bago sa ituto ninyo. Ang sabi ng Panginoon, ituto na ninyo. Sapagat lahat ng inyong ginagawa para sa Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. Ano ang sabi ng Mateo sa 6:33? Lagi mo lang unahin ang kaharian ng Diyos. At lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng ating Panginoon. Amin po. Kaya po mga minamahal, problema, pagsubok, laban ng buhay, anong-anong kaaway, sino-sinong kaaway. Just stand firm, kagaya ng ating natutunan last Sunday. Just stand firm. Manindigan ka lang. Panginoon, hindi po atras, hindi po susuko, hindi po bibigay. Nag-desisyon na ako ng malalim. Todo na ito. Amen po ba? Todo na ito. So mga minamahal, ano pong nangyari? Makinig po tayong maigi. Yung mga kalaban nila, sila ang nag-away-away at nagpatayan. Wala silang ginawa. Sila ang nag-away-away at nagpatayan. Nakikinig pa ho pa tayo. Anong nangyari? Yung mga kalaban nila, ang dami nilang nasamsam na mga pag-aari, mga ari-arian ito. Halos sa dami, hindi na nakuha. Nakikinig pa ho pa tayo. Ano pong ginawa nila? Nagtiwala lang sa Panginoon. At nagtiwala sila sa sinasabi
nung propeta na si ano ang pangalan niya? Ang hirap, Jahaziel. Bahala na siya kung anong pronunsya sa pangalan niya. Basta ako, pangalan ko Ricardo, bahala siya sa buhay niya. Hindi bali natin makalimutan yung pangalan ng iba, wag lang yung pangalan natin. Ang mga minamahal, ang sabing gano, alam niyo matapos nilang mag-pray, nakikinig pa ba tayo? Alam niyo anong ginawa nila? Umawit na sila ng masaya at nagturi sa mumba sa Panginoon ng malakas. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya matapos kang mag-pray, no, wala kang magagawa kundi sabi si Miguel sa Panginoon, "Thank you, Lord!" Ganun. May tao pa ho ba rito? Alam ho ninyo kahit sino ang kaharap ko? Yung salita kong purihin ng Panginoon, hindi naaalis yun. Kahit sino ang kaharap ko, purihin ng Panginoon, hindi nawawala yun. Wala na akong pakialam kung sino siya. Kaya ayaw niya nang sinasabi kong purihin ng Panginoon, basta ang alam ko kahit sino ang kaharap ko, lagi kong sinasabi, purihin ng Panginoon. Amen. Alakpakan natin ang Lord. Pag kayo ay kumakain, ayaw niyang mag-pray, mag-pray ka. Bahala siya sa buhay niya. Bago ka umalis ng bahay, mag-pray ka. At pagbalik mo ng bahay, magpasalamat ka sa Panginoon, nakabalik ka uli ng buhay. Pagising mo sa umaga, mag-pray ka. Bago ka matulog, mag-pray ka. At kung may mga pagkakataon sa bawat oras, sa bawat sandali, mag-pray ka. Isang lingkod ng Diyos ang hindi mahabang manalangin, si Smith Wigglesworth, na 23 patay ang binuhay niya. Hindi siya mahabang manalangin, pero every 15 minutes nagpipray siya. Naging buhay niya na ito. Si Brother Lawrence na isang cook, habang siya'y nagluluto, lagi siyang nagpa-practice ng presence ni Lord. Nang ibig sabihin, laging nasa isip niya kay Lord, niya si Lord. Amen po ba? Kaya imbis na isipin mo na isipin yung problema si Lord na lang. Amen. Imbis isipin mo na isipin yung ex mo, magbubon ka na si Lord na lang. Imbis isipin mo na isipin yung iniibig mo na yan, isipin mo na lang si Lord. Amen. At kung yan ay para sa iyo, ipapaisip ka ni Lord sa kanya. Ganun yun. Mapapasaiyo siya. Amen. At anumang mga problema, pagsubok laban ng buhay, isipin natin si Lord. Huwag na po yung mga problema at pagsubok laban ng buhay na yan. Bahala ang Lord ang lumutas ng mga problema at pagsubok laban ng buhay niya. At ang lahat ng ating narinig na mensahe ay hindi panguuto. At hindi para pasayahin lamang ang inyong puso, kundi totoong-totoo nakatala sa banal na kasulatan. Amen. Ikalawang Kronika, 22:20. Basahin po natin. Kalawang Kronika, 22:20. At basahin ninyo Ikalawang Kronika, 20. Makikita po natin ito. Sa mga minamahal, alam ho ba ninyo na bawat inilalagay natin ditong mga sa banner na ito ay yan ay katotohanan? Yung team natin ng Family Day, nakikinig pa ho ba tayo? Yung team natin ng Family Day ay dakilang bagay ang ginawa ng Lord sa KOJF. At higit pang dakilang bagay na ang gagawin ng Diyos sa KOJF. Amin po ba? Dakilang bagay na ang ginawa ng Lord sa Kingdom of Jesus Fellowship at dakilang bagay pa ang gagawin ng Lord sa Kingdom of Jesus Fellowship. Amin po ba? May mga dakilang bagay na ginawa na po sa atin ng Lord at mayroon pa siyang dakilang bagay na gagawin. Amin po ba? At kasabay po nito ay pinapahayag po natin na ang matinding pagpapala ng Diyos, ang matinding promosyon ng Diyos, ang matinding pag-aagamit sa atin ng Panginoon, ang matinding pagliligtas ng mga kaluluwa, ang matinding pagbabalik ng mga backsliders, amen po ba? Ay ngayon na. The manifestation, the greatest manifestation of God's power is now. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Diba, kung kayo naka-attend dito nung nagsimula yung Family Day natin, diba, doon muna sa Maynila, 2 araw doon. Amen po ba? Circle, nakikinig pa ba tayo? Tapos sa Greenland Antipolo, amen po ba? Tapos yung Saturday dito whole day, amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Hanggang nagtuloy-tuloy ng Sunday service natin? Hindi ba napagpala kayo ng lubos sa mensahe ng Lord? Hindi ba napagpala kayo ng lubos sa kapangyarihan ng ating Panginoon?
mga minamahal, ngayon po ang pinapahayag sa atin ng Diyos, pakinggan natin maigi. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Panginoon ay ngayon na. Wala na pong pangdarating na mas malakas na kapangyarihan. And Benihin prophesied, Mark Chirona prophesied, the greatest manifestation of God's power is now. Patanong sabi ni Benihin, pagkamatay ni Billy Graham, pinakamalakas ang pangyarihan ng Diyos ay magaganap. Kaya si Billy Graham namatay February 31 yata nang nagkakamali 2018. So mga minamahal, ito na po ngayon yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Ito na po ngayon na ang malaking salapi ibibigay sa atin. Nakikinig pa ho ba tayo? Ito po, wala pong biro ito. Alam niyo po kung magkaminsan, kung bakit yung malalaking salapi, hindi ka agad dumarating at hindi ka agad nahahawakan? Kasi po, hindi tinutupad ang pangako. Pag dumating na yung salapi, hindi na tinutupad yung pangako. Opo. Kaya ang ginagawa ng Diyos, pinipili niya uli. Kita po ba rito? Palakpakan natin sa Diyos. Didelay niya uli. Alam mo ba, dalawang bagay ang naglalayo sa atin sa Diyos. Sa sobrang hirap natin, napapalayo tayo sa Diyos. Opo. Sinisisi natin ang Lord. Lord, bakit sa sobrang hirap ko? Bakit nagkaganito ang buhay, napapalayo sa Diyos? At ikalawang nagpapalayo sa Diyos, blessing at saka promosyon. Pag dumarating na yung mga blessing at promosyon, nalilimutan na si Lord. O bakit di kayo nakakadalo? May handaan kami ngayon eh. Mapera kami ngayon eh. Nasa mall kami ngayon. Pag dumarating yung pera, dumarating blessing yung promosyon, nawawala sa Diyos. Nakakalimutan ng Lord. And listen very carefully, kaya kung magkaminsan, dinidelay ng Diyos ang mga pagpapala. Sapagkat, hindi natin to ginagamit sa ayos. May tao pa ho ba rito? Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Brethren, tuparin natin ang ating mga pinangako sa Diyos. Tayo ang gagamitin ng Diyos para iligtas ang buong Gimba, ang buong Nueva Ecija, ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Palakpakan natin sa Lord. Pagpalasakitan ang gusto yung mga tupa. Yung alam nyo, mga hindi nakakadalo, puntahan ninyo. Amin po ba? Yung mga tinatawag ko sa inyo, tinatext ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, puntahan ninyo. Puntahan ninyo. Kasi pag hindi nyo sila pupuntahan, ang pagmamalasakit ninyo, hindi ganap. At meron kayong pagpipili sa mga tao at mga lugar. Amin po ba? Dapat lahat ay pinupuntahan. Hindi dapat lahat ay inaasikaso. May tao pa ho ba? Sa totoo lang, ngayong umagang ito, dapat nasa Caloocan ako. Ako ang preacher. Ako, doon naman ang punta ko kasi ilang linggo na ako rito eh. Na-stranded na ako. Pero tinexan naman ako ni Pastora Roan. Ako na naman daw dito. Kaya, hindi ako ready. Napamunta rito, nakapunta uli ako agad eh. May tao pa ho ba rito? At masaya ako, nakita ko na naman yung kagandahan kung gapuhan ninyo. Palakpakan natin si Lord. At maaaring ito talaga ang kalooban ng Diyos na magsama-sama tayong uli ngayon. Dali ko na kaya rito yung misis ko. Mag-honeymoon kaya kami rito. Gumawa kaya kami ng babae. Puro lalaki. Chak lang yun. Eh kahit naman kami gumawa ng babae, misis ko naman yun eh. Di ba? Eh mahirap gumawa ng anak sa hindi misis. Eh hirap yun ha? Hirap yun. Eh tatlo na kasi yung anak ko eh. Eh yung panganay ko, 15 anyos, baka pwede nang sundan. Mga anak pa kaya misis ko, 50 anyos? Eh wala namang imposible sa Diyos, di ba? Eh si Sarah, 90 years old eh. Glory to God. Eh si Pastora Elmi sabi niya, gusto kong maging kamukha ng anak ko, si Josh, yung pangalawa kong anak. Matalino, guwapo, sabi niya. Eh nung nagpo-ultrasound, babae.
Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Maganda rin yung magiging anak mo, babae ka, mukha ni mama maging. Matalino rin. At par, gusto kong sabihin sa inyo ang aking mga anak at mga ang asawa ko po, ay walang sawang laging inaalala kayo at nagtatanong palagi sa kalagayan ninyo. At lagi silang nagpe-pray po para sa inyo. Opo, lagi silang nagtatanong kung anong kalagayan ninyo. Binabalita ko po sa kanila kung anong mga pangyayari rito, yung mga patotoo ninyo. Agad si Sir Merlita, nagpatotoo siya. Habang nagpatotoo ka si Sir Merlita, tinetext ko si Mama Gina. Sabi ko, Mama, nandito si Sir Merlita, nagpapatotoo siya. At nung pinag-pray mo siya, answer prayer siya. So nag-reply naman siya, sabi niya, thank you Lord. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Kaya yung mga mahal nyo sa buhay na taga Manila, imbitahan nyo silang dumalo ng Maynila. Kung saan pa tayo may mga chapter, imbitahan nyo silang dumalo roon kasi may mga gawain din po tayo roon. Amen po ba? At kung wala tayong gawain sa mga lugar na yung lagyan po natin. Amen. Kaya po yung mga gawain natin, huwag natin dito pababayaan, ha? Saan ba yung mga gawain natin? Sa Cavite? Saan pa ba? Sa Kamanggahan? Saan pa ba? Sa Patpatola? Fronda? Kabalyero, bakit hindi na nadadalaw yun? Nagpandayan? Talagang kinakailangan yata ang pandayan eh. Nagpandayan ha. Partida dos, etc. Huwag natin silang pababayaan. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? At sigapin po natin silang makadalo rito at kahit hindi nakakadalo, turuan natin sila. Bahaginin natin sila ng Word of God. Amen. Huwag natin silang pabayaan. May tao pa ho ba rito? Amen. At ngayon, paghapon, meron tayo, no? Saan yung hapon natin? Kila Nanay Saling. Yan. Meron din tayo dun paghapon. Glory to God. Dumadami po yung gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? Amen. Kaya pag may nagsasabi sa inyo na, uy, sumama kayo sa amin, bumalik na kayo sa amin, sabihin nyo sa kanila, tayo ang sumama rito. Masasaya kayo rito, mas liligaya kayo rito. Mas magagamit kayo rito ni Lord more mightily, effectively. At sabihin nyo sa kanila, mas guwapo ang lingkod ng Diyos dito. Alakmahan natin ang Panginoon. Glory to God. So mga minamahal, dakilang bagay ang ginagawa ng Lord sa KJF at dakilang bagay pa ang gagawin niya. And the greatest manifestation of God's power is now. Amen. At kung ako lang ang masusunod, napakarami nating gawain. Gusto na nating i-balance yung maraming bagay. Pero hindi. Yung mga kapatid natin, ay pagkatapos ng family day, meron pa tayong another camp. Amen po ba? Sa May 21 hanggang 23. So pinahanap ko kayo ng lugar dito, wala naman kayong binibigay. So naghanap sila roon, may nakita sila sa Antipolo. Nakikinig pa ho ba tayo? Tayo na sa Antipolo. At doon, mamingwi tayo. Kaya kayong mga taga rito, sikapin ninyong pumunta roon. Amen po ba? Upang sa ganoon, mabago naman yung atmosphere. Tama ba? Mabago naman yung atmosphere. So, nung pinuntahan ko yung place, napakagandang lugar. Ang laki. Ang laki ng swimming pool. Ang ganda. Ang ganda ng auditorium. Ang ganda ng bahay. Nakikinig pa ho ba tayo? So, sabi ko, ang ganda nito. So, okay, aprobado. So, yung ating camp na susunod ay May 21 to 23. Amen po ba? Sikapin natin pumunta. Lalo na yung mga walang ginagawa, lalo na yung mga gustong dapat at dapat na pumunta. Lalo na yung mga leader, lalo na yung mga estudyante. Amen ba? May tao pa ho ba rito? So, hindi ko alam kung magkano ang damage natin doon. Kontakin na lang si Pastor Roan. Pero kung may dala kayong mga bigas at saka prutas-prutas, gulay-gulay, eh napag-uusapan na yan kagaya ng dati. Kasi hindi naman tayo after sa pera. Amen po ba? At nagpalabas po ng may ginawa po si Sister Rebel na letter, nakikinig pa po ba tayo? At kahapon, pinapirmahan niya sa akin. So, yan, may nagdala ako. May tao pa ho ba rito? So, humanap kayo ng mga ang tawag dito? Sponsor. Amen po ba? May tao pa ho ba rito?
Sabihin mo, Lord, sasama ako. Para maiba-iba naman yung atmosphere ko. Tatlong araw, wala akong gagawin, kakain at matutulog lang ako. Tatlong araw, wala akong gagawin, kundi magsiswimming, maglalaro, magfe-fellowship, at mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Upang sa ganoon, pagkatapos ng camp na iyon, mas lalong ibe-bless, pagpapalain, ipopromote ng Diyos, at gagamitin ng Lord more mightily, effectively in this final hour. At yung sinabi ko sa inyo na palakas ng palakas ang anointing ng Lord, gusto ko sabihin sa inyo mas malakas. Hindi nyo ba nakita nung last Sunday? Kung mapapansin ninyo, afternoon na ito ha, afternoon na, yung turo ko ng Sunday afternoon. Kung mapapansin ninyo, yung turo ko ng Sunday afternoon, napakababaw. Salvation na salvation, Romans 10:9. Kung ipapahayag, Romans 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ang iyong Panginoon at maniniwala ka buong puso mo na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Amen? Right? Very, very basic salvation. Pero kung mapapansin ninyo yung very basic na salvation, hindi nyo napapansin, lumalalim na. At nakita nyo ang sarili nyo, yung kasama ko nung hapon, nag-iiyakan na kayo. At nung sinabi ko, na ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa ulo ninyo, pagpatong nyo ng kamay sa ulo nyo, nagbagsakan kayo. Amen. And that is an apostolic power of God. At lalo pang lalakas yan. Lalo pang lalago at lalo pang titiba yan. At gusto kong sabihin sa inyo, lalo pa kayong gagamitin ni Lord more mightily, effectively in this final hour. At ang mga blessing at ang mga promosyon, gusto kong sabihin sa inyo, darating talaga yan. Amen. Ang nais lang ng Diyos, sige, palakpakan natin ang malakas sa Lord. Ang nais lang ng Lord, tuparin mo lahat ng mga pangako mo. Pag dumating yan, huwag na huwag mong gagamitin sa iba. Dahil pinangako mo sa Diyos yan. At sa mga problema at pagsubok laban ng buhay, huwag kang umalis sa Panginoon. Bakos ipakita mo sa Diyos, Lord, seryoso ako nito, todo na ito. Believe me. Ano ang sabi ng Biblia sa Amos 3:7? Amos 3:7, lumang tipan. Walang magagawa ang Diyos, kundi bago maganap ang isang bagay, sasabihin niya. Sa pamamagitan ng mga totoong propeta, sa pamamagitan ng mga totoong lingkod niya. Huwag na huwag kayong magdududa. Ang kagalingan, ang kalakasan, ang himala, ang blessing and promotion para sa ating lahat yan. Ahad lang, ata-atake ang kaaway, pipigil siya. Pero huwag kayong maniwala. Lahat tayo inaatake ng kadiliman. Marami siyang pinapakita, pinaparana sa atin, pinaparinig sa atin, nakakasakit ng damdamin. May isip pong sumuko patra sa bumigay o mawalan ng lakas ang iyong puso. At sabi ko nga sa iyo, kung magkaminsan yung inaasahan mong kakampi mo, yun pa ang hindi mo, parang hindi mo kakampi. Pero huwag magtatingin ng sama ng loob. Magpatawad. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya inuulit ko po, mag-decide kayo na kung magagawa ninyo at gawin ninyo, lalo na yung mga leader, lalo na yung mga kabataan na walang klase ngayon, tatlong araw po tayo rin sa camp, kain tulog tayo rin. Maglalaro, mag-aaral ng salita ng Diyos, at dakilang bagay po ang gagawin ng ating Panginoon. At muli, nakikiusap ako, puntahan ninyo ang mga dapat puntahan, asikasuhin nyo dapat asikasuhin, paliwanagan nyo sila. Gawin nyo lahat ng paraan para sila paliwanagan, kumbinsihin sila. At turuan nyo sila ng mga mabubuting aral na itinuturo rito. Wala nang ituturo, ito kopya, hinalang ninyo ito. Nakikinig pa ho ba tayo? At habang kinokopya ninyo ito, yung malakas na pangkapangyarihan ng Diyos dadaloy sa inyo. Dito lang nung Sunday morning, napansin ninyo, ang ginagawa ko na lang, nilalagyan ko na lang kayo ng upuan. Kasi babagsak kayo eh. Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano mo, kausap ko yung
kailan ba yun? Last Friday, kausap ko yung isang kapatid sa Panginoon na taga-ibang church. Hindi nila nararanasan ang malakas na kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila nararanasan. Kaya kinakailangan makarating sila sa atin at makarating tayo sa kanila. Kahit Kristiyano pa sila, kahit malaki, kahit mayaman sila, kinakailangan makarating tayo sa kanila, makarating sila sa atin. Upang sa ganoon makarinig sila ng tamang mensahe ng Diyos at maranasan nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Kaya kayo, ipag-imbita ninyo yung ating radio, yung ating TV, ipag-imbita ninyo yung ating Facebook. Meron tayong Twitter, Instagram, meron tayong YouTube. So, alamin yung lahat yun. Alam ko, nasa tracks yun eh. May nag-aasikaso nun. So, alamin po ninyo. Amin po ba? Yung mga nakapos sa FB, panuorin, pakinggan, ishare din naman. Nakikinig pa ho ba tayo? At lahat ng mga natututunan nyo rito, ituro rin ninyo. Huwag na huwag nyong kalilimutan. Amin po ba? Anong sabi ng Biblia? Dalawa, tatlo, nagkaisa sa pangalan ni Kristo, nandun siya sa kalagitnaan. Kahit hindi Sunday yan, kahit anong araw, anong oras yan, meron tayong gawain dyan, chapter na rin natin yan. Amin po ba? At kayo na po ang nakatalagat, naka-assign dyan para turuan po sila. Amin po ba? At purihin ang pangalan ng Diyos, kapag ikaw ay committed na ginagawa mo ang tungkulin mo sa Diyos, huwag kang mag-alala, lahat ng biyaya ng Panginoon bubuhos sa iyo. Amen. Kaya bago kayo matulog sa gabing ito, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, nagdi-decision na po ako. Todo na po para sa iyo. Lahat ng pangako ko, tutuparin ko. Kung ano ang tawag mo sa akin, gagawin ko. Amin po ba? Palakpakan natin si Lord. Ibibigay ko yung para sa iyo. At pag dumating ang lahat ng dapat na dumating, lahat ng pinapangako ko, tutuparin ko para sa iyo. Amin po ba? At para hindi kayo makalimot, ilistan ninyo lahat ng para sa Diyos. At para hindi kayo makalimot, ilistan nyo lahat ng mga pinangako nyo sa Diyos. One time, naimbitahan ako sa isang gawain. Kami po ay kumakain sa isang restaurant sa Cubao. At habang kami kumakain, kinausap ako ng kasawa ng lingkod ng Diyos. Magturo ka, sabi niya ganun. Kailan yan, sabi ko. So, okay. Sinama ko yung wife ko, yung mga anak ko. Sabi ko, makipag-bonding, makipag-fellowship tayo. Napakalayo ng lugar. At bumiyahe kami ng napakainit pa, pero okay lang. Pero mabuti na lang, alam nila kung sino ang kasama nila. Pinrovide ako ng isang malaking hotel. Malaking hotel room. At alam nila, yung kasama nila ay totoong lingkod ng Diyos. Isang malaking hotel room ang binigay sa amin. At yung isang malaking hotel room na yun, pwede mong lagyan ng, meron siyang another pinto. Amin po ba? So, ang ginawa ko, dito ko nilagay yung wife ko at yung mga anak ko. Dito ako sa isang room. Amin po ba? Every madaling araw, nananalangin ako na kaluhod. At nag-aayuno. Wala silang kaalam-alam. Walang alam yung wife ko, walang yung mga ano, kasi madaling araw yun eh. At walang alam yung marami. May tao pa ho ba rito? At habang ako po ay nananalangin, ito po ang sabi ko, makinig kayo maigi, kunin nyo ito. Ang ganda nito. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, lahat po ng kapangyarihang ibinigay nyo sa akin noon, at lahat ng kapangyarihang ibinigay nyo, ibibigay nyo pa, pagsamasamahin nyo na. Kasi hindi ko naman alam kung iimbitahan pa nila ako uli eh. I do not know. Hindi ko alam kung makakarating pa uli ako ron. I do not know. Hindi rin naman ako ang main speaker. Maraming speakers. At syempre, silang nagpagawain doon, sila ang main speakers. At dumating na po ang panawagan na sabing ganun sa akin, kayo po ang magtuturo sa ganitong oras. Narinig ng wife ko. Sabi ni Mama G, mukhang biglaan yata. Hindi niya kasi alam na ako magtuturo. Hindi ko sinabi. Tahimik lang ako. Ano ba yung team? Ano ba yan? Sabi ng wife ko si Mama G. Hindi ako kumikibo. Nagdumating yung panahon ng pagtuturo ko, nakikinig pa ho ba tayo?
Dahil maikli lang yung oras ng pagtuturo ko, hindi naman ako main speakers. Main speaker, napakaraming speakers. Ang daming tagapagsalita, simpleng mensahe lang ang binitawan ko. At matapos kong bitawan ng simpleng mensahe, kinalapit na po yung keyboard, tumudog na po yung gitara. Pag tunog po ng keyboard at pagkalapit po ng gitara, nakikinig ba kayo? Ang mga tao nagbagsakan. Tagsigan sila. Nagulat silang lahat. Ano nangyari yun? Bakit? Kasi hiniling ko sa Panginoon. Father God, yung lahat ng kapangyarihan ibinigay mo sa akin nung nakalipas, ilagay mo ulit. At yung lahat ng kapangyarihan ibibigay mo pa pag samasamaan mo na. Hindi ako binigo ng Lord. Hindi ako nag-altar call. Hindi ako nagpatong ng kamay. Hindi ko sinabing ipatong nila ang kamay nila sa kanilang ulo. Bagsakan sila na. Hindi naman lahat na bagsakan ng marami. At nung nag-altar call ako, ubus. Lapit ng lahat. At pagbaba ko, talsikan sila. Alam mo, lahat ng mga miyembro, halos lahat ng mga pastor at pastora nandoon, hinabula ko. Alam mo ang ginawa ko para hindi ako maitaas at ang Diyos ang maitaas. Iniwanan ko ang palpit. Iwanan ko. Hindi na ako nagpaalam, hindi na ako nag-closing. Binigay ko yung mikropono sa MC, tumakbo na ako. At kasi yun ang ayaw na ayaw ko. Na ako yung maitataas, hindi si Kristo. At ako'y nagpapasalamat lang sa Diyos na ganun kalakas ang kapangyarihan ng Diyos, pero yung ako'y mataas, bawal na yun. Hindi bali nang malimutan nila ang pangalan natin. Huwag lang nilang malimutan ang Jesus na ating pinapangaral. Pinuanan ko. Binigay ko yung mikropono sa MC. Tumakbo na ako. Malis na ako. Ganyan din ang gawin niyo ngayon. Sabihin niyo sa Diyos, Lord, lahat ng mga magagandang bagay, bigay mo po sa akin. Lahat ng mga magagandang, mabuting mainam, lahat ng prayer request ka, bigay mo po sa akin. At sabihin niyo sa Panginoon, pangako, Lord, tutuparin ko lahat tutuparin ko lahat. Kasi kung magkaminsan, alam niyo, tayo mga Kristiyano, ang dali lumimot eh. Ang dami nating hinihiling sa Diyos. Pero pag dumating na siya, lipot na natin si Lord eh. Hindi na makadalo pag Sunday. Hindi na makapagbigay ng tithes, offering, first fruits at pledges sa Panginoon. Kung sino-sino na ang pinapakain, pinapainom, pinapasingkot ng kung sino-sino, yung pera sa Diyos, dinadala na kung saan-saan. Kung saan-saan na tayo nagpupunta. Alam mo si Haring Solomon, nakalimot sa Diyos yan eh. Isipin mo sa dami ng anak ni Haring David, ha? Si Adonis, Tagalog, no? Adonaya sa English. Ang gandang lalaki. Inagaw yung paghahari. Hindi pumayag ang Diyos. Inalis si Adonis. Si Absalom. Inagaw yung paghahari. Hindi pumayag ang Diyos. Ipinigay kay Solomon. Siya ang pinalit kay David. Pero alam mo, nakalimot si Solomon eh. Nakalimot siya. Nung dumating na yung kayamanan sa kanya, nag-asawa ng sangkatutak. At yung iba hindi pa Kristiyano. Nilimot niya ang Diyos. Minsan ganyan tayo eh. Sa oras na maraming problema, pagsubok, laban ng buhay, Lord ang dinatawagan natin. Pero pag dumating na yung sagot ng Lord, nasaan na si Lord, di na natin malaman. Alam mo, itong mga Israelitang ito, si Haring Jehoshaphat, mga taga-Juda at taga-Jerusalem, Juda and Jerusalem, hindi sila binigo ng Diyos eh. Ganyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi nang bibigo ang Diyos. At nawa,
Huwag din natin siyang biyoy. Hindi ito bayad. Amin po ba? Amen. Kundi, papabadama ng ating pagmamahal. Kaya sa umagang ito, sa oras na ito, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Sige, hingin mo sa Diyos lahat ng gusto mong hingin. At huwag kang magdududa. Huwag mong ipagmuntan ng si Lord kung paano. Pero pagkatapos nito, sana naman, kung ano yung alam mong tama, gawin mo. At yung mga pinapangako mo sa Diyos, ito pa rin mo. At higayatin mo pa ang buong mundo na maglingkod at magmahal din sa Diyos. Lalo na ang mga mahal natin sa buhay. Amen? Tignan tayo lahat ay tumayo. Thank you.
Pagtitiwala sa iyo, ang hindi pagtupad sa mga pangako. Patawad po, Panginoon, na kapag sinagot mo na ang aming prayer, nakakalimot kami. Pero sa oras na ito, tutuparin na po namin ang mga pinangako namin. Gagawin at ibibigay po namin ang para sa iyo. Nagdidesisyon po kami ng napakalalim sa oras na ito. Ikaw na po, Jesus, ang tunay at personal na Diyos, Panginoon na tagapagligtas. Inaalay po ang buhay na ito at inaalay po ang lahat-lahat sa akin. Gamitin mo para sa iyong karangalan. Iligtas niyo po ang buong mundo sa pamamagitan ko at sa lahat-lahat po ng nasa akin, Panginoon Diyos sa buhay. Kasabayin po nito, Ama, sama-sama po namin iniaalay sa iyo ang gipa. Sama-sama po namin iniaalay sa iyo ang talugtog. Sama-sama po namin iniaalay sa iyo ang kuyapo. Sama-sama po namin iniaalay sa iyo ang buong Nueva Ecija. Sama-sama po namin iniaalay sa iyo ang buong Pilipinas. Ang buong mundo, iniaalay po namin sa iyo ang Malacañang, ang Supreme Court, ang Kongreso, lahat ng government authorities and officials. Panginoon, lahat ng kasundaluhan, kapulisan, mga guro,
lahat ng eskwelahan, estudyante, lahat ng institusyon, privado man o gobyerno, ang mga bilangguan, ang mga preso, ang mga jail guard officers, Panginoong Diyos, ang dalangin po namin, paghariyan mo, iligtas mo po. Gamitin mo po kami ang aming buhay. Gamitin niyo po ang Kingdom of Jesus Fellowship to win and save the world for Jesus. Gamitin niyo po ang aming mga hininga, ang aming pinag-aralan, ang aming mga tinapos, ang aming diploma certificate, ang aming mga salapi, ang aming mga sasakyan, ang aming mga pag-aari. Ano man pong meron kami, ano mang talento, talino, meron kami. Ano mang regalo at kaloob, meron kami. Gamitin niyo po ito para sa inyong kalawalatian. Yamat ang tunay na Diyos ay nakilala na po namin. Ang Diyos ni Jehoshaphat. Ang Diyos ng Juda, ng Jerusalem, ng Israel. Ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Ang Diyos ng Biblia. Na kapag lumapit kami sa Kanya at nanalangin, hindi nang bibigo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa kapatawaran. Inaangkin namin sa oras na ito ang kagalingan at himala, ang blessing at promosyon. Ang aming mahal sa buhay, mga kapatirang wala rito, na naligaw, naliis ang landas, bumagsak sa pagkakasalat ng lamig, o dinaya ng kadiliman, ibalik niyo po. At ang mga nangamatay pansamantalang gawain, ibabangon namin, Panginoon. Sakit at kataramdaman, ibangon niyo po. Kung nagkasali, patawarin po ninyo. Kung nagkamali, patawarin po ninyo. At naway makapag-isip-isip din na magpatawad din naman at huwag magiganti at huwag magtanin ng sama ng loob at huwag magkasalita ng ano pa mang pangit at negatibo kanino mang tao. Ipagpasa Diyos ang lahat at bahala ang Diyos ang magiganti o ang batas ang siyang magpatupad ng tama. At Panginoong Diyos, dalangin po namin naman sila pong may mga sakit at karamdaman o nangaligaw na alis ng landas ng buhay na inyo pong ibalik at matupad din nila ang kanilang mga pangako. Salamat po, Ama, sa dakilang bagay na ginawa niyo sa araw na ito. Tunay nga po, Ama, dakilang bagay ang ginawa niyo sa KUJF, dakilang bagay pa ang gagawin po ninyo. Pagpalain niyo po ang pagpunta ng inyong lingkod na ito sa Zambales. Pagpalain niyo po ang pagpunta ko ng Mindanao at ng Capiz. Pagpalain niyo po ang aming darating na camp. Loobin po ninyo na bumuhos ang maraming salapi. Pagpalain nyo ang mga hayupan, ang mga taniman, ang mga sakahan, ang mga mahal nila sa buhay na nag-aabroad at namumuhay sa abroad. Pagpalain nyo ang mga trabaho at negosyo nila. Pagpalain nyo ang taniman at mga bukirin. Pagpalain nyo ang mga binibenta nila at hinahanap buhay nila. Pagpalain nyo po, Panginoon, ang kanilang mga panindag, mga sasakyan. Sapagkat ang para sa iyo ay ibibigay po namin. Pagpalain niyo po, Ama, ang aming bahay-sambahang ito, lahat ng bahay-sambahang po namin. Pagpalain niyo po si Kahari, Panginoon. Pagpalain niyo po, Ama, niyang ina, ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po, Ama, ang sanggalang family. Mabuti po sila at ibalik niyo sa kanila ang kabutihan nila. At dalangin po namin, Ama, makasama namin sila ngayon na sa mataas na paglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa iyo magsabi ng Amen.
wanna be a part of the kingdom. Come on, everybody.